binabangot lang ako, sana magising na ako. Naiinis na hiling ni Zoe de la Torre pagkababa niya ng ordinary bus na sinakyan. Pakiramdam niya na sagap na niyang lahat ng pulusyon mula Metro Manila hanggang Nueva Ecija. Bukas kasi ang bintana ng sakyan niyang bus, palibasa hindi yun air-conditioned, kaya naglabas-masak doon ang mga likabok at usok. Pinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig, kaya naman sa tanang buhay niya, noon lang siya nakaranas sumakay sa isang pampublikong sasakyan, at lalo ngayon lang siya nakapagbitbit ng maleta. Sa mansyon nila, kahon lang ng sapatos, pinabubuhat pa niya sa katulong. Nilibot niya ang mga mata sa paligid, hindi niya napigilang mapangiwi. Puno bahay, langit, lupa, mga iyon lang natataraw niya. Nidagdag pa ang Mount Arayat na natataraw niya sa malayo. This place is boring. Naiinis pa rin sabi niya. Parang gusto niyang tumakbo pabalik sa Maynila. Hindi pa man ay miss na niya ang umalts na paborito niyang puntahan. Bit-bit ang maleta, nagsimula siya maglakad upang maghanap ng masasakyan. Artista ba yun? Niringon niya ang pinanggalingan ng tinig. Nakita niyang nakatayo sa di kalayuan ng dalawang teenagers. Nakatingin ng mga ito sa kanya. Base sa logo ng necktie na suot ng mga ito, estudyante ang mga iyon ng Kolehiyo de Santo Domingo. Yun ang eskwelang nakatakda niyang pagtrabahuhan bilang clerk. Ayon sa kanyang papa, yun ang pinakamalaki at pinakamatandang paaralan sa buong Nueva Ecija. Tumaas ang isang kilay niya pagkatapos napangiti sa kanyang narinig. Napakasimple talaga ng mga tao sa probinsya, naisip niya. Makakita lang ng mga ito ng taga-Maynila ang akala artista na. Kung sa bagay, hindi naman katakataka kung bakit siya napagkama ng isang celebrity. Marami nagsasabing maganda siya. Napakaamo ng hugis puso niyang mukha. Matangos ang kanyang ilong, manipis ang mapula niyang mga labi, at may mga mata siyang mapangakit na binigay ng mahahabang pilig. Idagdag pa ang maputi at makinis ang balat na wala ni katiting na bahid ng peklat o anumang skin allergy. Sa taas niyang 5'6", bumagi sa vital statistics niyang 30, 6, 25, 36. At lalo pang na-emphasize ang magandang hubog ng kanyang bewang at balakang sa suot niyang jeans na hapit na hapit. Pula ang blouse niya na may style na V-neckline. Di naman sa nagbubuhat siya ng bangko, no? Ngunit marami na rin siyang kalalakihang napaibig dahil sa taglay niyang ganda. Siguro, ang ganda-ganda niya kasi. Patuloy ng isa sa mga estudyante. Sinabi mo pa? Sang-ayon naman ang isa pa. Pinagmasdan niya ang itsura ng mga ito. Ang isa may katabaan. Maikli ang buhok kaya mas lalong lumapad ang mukha. Ang kasama naman ito ay kabaliktaran nito sa pisikal na kaanyuan. Payat ito, maliit. Humpak ang mga pisngi at nanlalim ang mga mata. Malalaki rin kaysa karaniwan ang mga ngipin ito sa harapan. Nagpasya siyang lapitan ng mga ito. Excuse me, alam mo ba kung saan ang Santo Domingo Farm? Nagtinginan muna ang mga to. Sakay ka ng tricycle. Mabilis na sagot nang may malabags bani ng mga ngipin. Sinundan niya ng tingin ang diretsyong itinuro nito. Sa kabilang kanto, nakakita siya ng mga tricycle na nakapila. Pagkatapos niya magpasalamat sa dalawang estudyante, lumakad na siya papunta sa paradahan ng mga tricycle. Habang tumatakbo ang sinasakyan tricycle, hindi iilang beses na napasigaw si Zoe. Nauuntog kasi siya sa bumunga niyon kapag napapangat siya mula sa kinaupuan dahil sa mga nadaraan ng lubak. Bad trip talaga. Naiinis niyang sabi sa sarili. Pagdungaw niya sa labas, lalo pa siyang nabuisit. Wala kasi siyang ibang matanaw kundi kalabaw, baka, palayan, mga halaman at puno na hindi naman niya kilala. Sa pakiwari niya, mahaba ng lalakbay niya, kaya kaysa tuluyang ma-high blood, pumikit na lamang siya. Hindi tuloy niya naiwasang balikan sa alaala kung bakit siya naroon ngayon sa lugar na iyon. Dahan-dahan niyang pinihit ang door na pabukas. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang nakapatay ang mga ilaw sa sala. Ang ibig sabihin nun, tulog na ang kanyang papa at nahimbing na rin ang kanilang mga katulong sa quarters ng mga ito. Alas 3 na kasi ng umaga. Marahil hindi na siya nahintay ng kanyang mga kasambahay. Nagkayaan kasi sila ng mga barkada niyang magdisco, kaya inumaga siya ng uwi. Oh! Bulalas niya nang biglang magliwanag ang buong sala. Paglingon niya, nakita niya nakatayar sa switch ng ilaw ang 50 taong gulang niyang papa na si Don Augusto. Anong oras na? Galit na tanong nito. Tinuro pa nito sa pamamagitan ng dala nitong baston ang wall clock. Uwi ba ito ng matinong babae? Hindi agad siya nakahuma sa galit na nababanaag sa mukha nito. Sa lubong ang malago nitong mga kilay at naniningkit pang lalo ang singit na nitong mga mata. San ka galing? Tanong nitong mula sa mataas sa tinig. Sa decades... Lalo na nangkit ang mga mata nito. Sang, lupalo pang sinasabi mong lugar, ha? Sa Timog, nagdisco kami ng mga kaibigan ko, Papa. Sagot niya. What? Dumagundong sa buong mansyon ang galit nitong tinig. Habang ako mamatay-matay sa pag-aala ko na nangyayari sa'yo, nag-e-enjoy ka lang sa pakikipagsayawan sa kung sino? How inconsiderate of you, Zoe?
Naturala siya at di nakapagsalita. Nung bata pa siya, kapag nagkamali itong magtaas ng boses sa kanya, bibiradahan niya kagad to ng iyak. Ngunit ngayon tinatagal niya ang kanyang loob. Binawalan niya ang sariling pakita rito ang nasasaktan siya sa ginawa nitong pagtaas sa kanya ng boses. Nagsabi naman ako kay Mang Pedringa. Tukoy niya sa kanilang driver. Si Mang Pedringa naghahatid sando sa kanya sa eskwelahan mula kindergarten hanggang sa nagtapos siya ng kolehiyo. Bakit? Si Pedring ba ang ama mo? Tanong ng kanyang papa. Nakaramdam siya ng guilt nang madetect sa boses nitong pagdaramdam. Sorry, napayokong sabi niya. Don't say sorry when you do not mean it. Hindi siya umimik. Ikaw ba walang balak maghanap ng trabaho, Zoe? Bigla siyang nagangat ng ulo. Trabaho? Nakangawi niyang sabi. What for? Marami naman tayong atik. Napakulat noo ito. Atik? As in pera, datong, money. Sino-sino bang nakakasama mo at natututo ka ng salitang kali? Itinuro nito ang sofa. Maupo ka dyan, mag-usap tayo ng masinsinan. Saglit muna siya nag-atubili bago siya tumalima. Alam niyang di lang sila basta mag-uusap. Papaunan siya din ng sermon. Yun ang tipong walang manlawan. Upang ipakita hindi siya apektado sa anumang sasabihin nito. Padikwatro pa siyang naupo sa sofa, sabay halukip-kip. How I wish naritong mama mo para tulungan akong pagsabihan ka. Malungkot na sabi ng kanyang papa. Nakagat niya ang ibabang labi. She was very close to her mother. Her mother knew all her secrets, her feelings when she was hurt, but everything ended when she passed away because of brain cancer several years ago. Kailan mo umbisang maghanap ng trabaho? Pa naman, kagagraduate ko pa lang eh. Paghahanapin mo na ako ng work? Give me a break naman. Gusto ko muna mag-enjoy saka, bakit ba ako magpapakapagod maghanap ng trabaho? Eh meron naman tayong kumpanya na pwede kong pasukan. Hindi ka magtatrabaho sa Delatory Advertising Company. Napatawid siya ng upo. Tama ba ang kanyang narinig? Nagpatuloy ang kanyang papa. Walang presidente ng kumpanyang may grade na 3. Kung hindi ko pa siguro kumpare ang professor mo sa mat, malamang lumagpak ka pa. Imagine, inabot ka ng 7 years sa kolehiyo dahil sa kakadrap mo. Dinig mo pang nagmasteral iha. Napahugot to ng malalim na hininga matapos niyon. Para ano pa't tayong may-ari ng kumpanya kung hindi naman ako magtatrabaho ron? Besides, hindi naman ako bobo para hindi makayanang ang patakboy ng sarili nating kumpanya. Naiinis niyang turan. Iha, wala akong sinabing bobo ka. If you remember, palagi kang nasa honor ng elementary. You even graduated valedictorian when you were in grade 6. Umupo ito sa karap ng sofa ng kanyang kinaupuan. Ang point ko ay ang iyong katamaran, ang pagiging easy-go-lucky mo. Ayokong dumating ang araw na mag-suffer ang negosyo ang pinundar ko sa mahabang panahon dahil wala kang ginawa kundi pumirma ng papeles. That's why I want you to start at the bottom. Kumunot ang noon niya. Work for other companies. Sabi nito na halos ikalaglag ng kanyang mga panga. Pero hindi mo gagamitin ang pangalan ko at wala kang kumpanyang pag-aari at grades mo lang ipapakita mo. Pero kailangan magtrabaho ka na or else sa charity institution mauwi ang mga kayamanan mo. You gotta be kidding. Bulalas niya. Tumalim ang tingin nito. Kung inaakala mo nagbibiro ako, well you're wrong. Tumayo ito at may kinuha sa drawer na isa sa mga antique na cabinets doon. Nagsalubong ang mga kilay niya nang iabot ito sa kanya ang hawak itong brown envelope. Yan ang mga kasalatang makapagpapatunay na hindi ako nagbibiro. Nakasaad dyan sa last will and testament ko na hindi ikaw magmamana ng lahat ng ari-arian ko kapag hindi ka nagtrabaho sa loob ng isang buwan. Read it! Pirmado na yan ni Attorney Quatro. Para naman ganun ka na rin maghanap ng trabaho. Ani ang bahagyang kinabahan. Hindi na niya pinagkabalang buklatin ang binigay nitong papeles. Kilala niya ang kanyang papa. Kapag ginusto nitong gawin ang isang bagay, gagawin nito iyon. Kung ayaw mo magtrabaho dito sa Maynila, go to Nueva Ecija. May vacant job sa eskwelahang pag-aari ng isang kaibigan, Attorney Quatro. Irerekomenda ka niya. Sa probinsya? No way! Protesta niya. You have no choice but to grab it. That is, kung ayaw mong mamulubi. Pagbibigay ng ultimatum nito. Nagulat pa si Zoe nang huminto ang sinasakyan tricycle. Pagtingin niya sa labas, natanaw niya ang malaking arko ng Santo Domingo Farm. Maras siyang napabuntong hininga na sabi ng tricycle driver na bukanan ng farm pa lamang iyon. Miyahatid. Nakapadlock daw kasi malaking gate na maaari nilang daanan at ang daanan lang ng mga tao ang nakabukas. Pagkatapos magbayad ang pamasahe, bumaba na siya ng tricycle. Bit-bit niya ang kanyang maleta sa kanyang kamay. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan nang maisip na ang lugar na iyon ay perpektong lugar na maaring tapunan ng mga taong na salvage. Puro pala yan lang kasi ang nakikita niya. Wala rin ang mga magsasakang dapat ay nandoon. Marahil umuwi na mga ito. Sa tansya niya kasi pasado alas 5 na. Kinabahan siya. Tumingin siya sa kalangitan. Kulay Zoe na iyon dahil papalubog ng araw.
Maya-maya lang kakalat ng dilim dahil iba na siya niyang bilisan ng paglalakad. Sa bilis ng kanyang paglalakad, hindi na malayan ang isang malaking tipak ng bato sa kanyang daanan. Natapilok siya roon. Nabitawan niyang bitbit na maleta at sa lakas ng kanyang impact, nangudngod siya sa lupa. Di pa siya nakakatayo mula sa pagkakalugmok sa lupa na makarinig siya ng sunod-sunod na pagbusina. Napatda siya sa kanyang kinalalagyan nang makita niyang may owner type jeep na paparating. Masasagasaan siya. Kumilos ka. Utos ng kanyang utak. Ngunit tila paralisado ang kanyang katawan dahil hindi niya magawang kumilos. Pakiramdam niya huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Ayoko pang mamatay. Mahinang sambit niya, sabay pikit ng mariin. Para na niyang naaaninag ang kawit ikamatayan. Nai-imagine na nakaamba iyon sa kanyang harapan. Ngunit wala ang inaasahan niyang metal na sasalpok sa kanyang katawan. Bagkos, ang pag-ingit naman nagre-revolusyong gulong ang kanyang narinig. What the hell are you doing there? Anang galit na tinig ng isang lalaki. Di agad siya nakapag-react. Paano? Natulala siya sa boses na dumating. Kahit galit, hindi maikakailang maganda yon. Parang boses ng isang DJ sa radyo. Kung hindi siguro tila galit to, malambing yon sa kanyang pandinig. Kaya parang kay sarap ulit-ulitin pakinggan ang boses nito. Na mag-register sa kanyang isipan ng ito, naginit ang kanyang mga pisngi. Pwede ba, miss? Kung gusto mo magpakamatay, huwag kang mandami ng iba. Anitong bumaba ng sasakyan nito. Hindi ako nagpapakamatay. Tataray na lang niyang muli ang lalaki. Ngunit niya na nagawa ng mapatitig dito. Pakiramdam niya ay nawala sa kanilalagay ng puso niya sa sobrang bilis ng pinting niyon na makitang seryoso at matiim ang pagkakatitig nito sa kanya. Napakagwapo ng lalaki. Bagkas ang pinot, buhok nitong tumatabing sa mukha nito. Kulay tsampuradong balat nito at matangos ang ilong at panghan. Ang mga labi nito manipis na contrast sa malago nitong mga kilay. Ang mga mata nito tila nang aakit kung makatitig. Sa tingin niya, 6'2 ang taas nito at bumagay ang taas nitong iyon sa malapad nitong dibdib na sawari niya ay kay sarap sandalan. Natigilan siya. Nagkakrush pa yata siya sa masungit na estrangherong ito. No! Hiyaw ng isip niya. Hindi ang tipo yung nagkakakrush. Siya ang habulin ng mga lalaki at yung dapat niyang igiit sa kanyang isipan. Ngunit bakit parang nagrigodo ng kanyang puso sa sobrang kaba? Bakit parang ayaw kumurap ng kanyang mga mata sa pagkakatitig dito? At bakit natatakot siyang magising at patuklasang panaginip lang ang pagtatagpo nila nito? Can you please help me to stand up? Malambing niyang pakiusap, sabay lahat ng kamay rito. Isang pagkalalim-lalim na hininga muna ang pinakawala nito bago iniabot sa kanyang kamay. Oh! Sambit niya na magkaldaap ang kanilang mga kamay. Pakiramdam niya ay may milyon-milyong boltahe ng kuryente ang nanulay sa buo niyang katawan. Hindi mo ba naisip na pwede kang maaksidente sa katanghan mo? Paano kung trakan dumating at di nakapagpreno? Siguradong pirapiras ang pupurutin yung buto mo sa daan. Lumipad ang tingin nito sa maleta niyang nababalutan na ng putik. Who are you? Zoe De La Torre. I am not asking for your name. Marahas itong putol sa naiiritang tono. Tinatanong ko kung sino ka at kung anong ginagawa mo rito. Pupunta ako sa Santo Domingo Farm. Obvious nga, kaya ka nga lumalaka dito, di ba? Ines pa rin sabi nito. Anong kailangan mo rito? I'm going to stay with the Santo Domingos. You are the clerk? Oo, bakit? Mataray niyang amin. Pakiramdam niya kasi para itong nandidiri sa posisyon kanyang papasukan. Ikaw, sino ka ba? It's none of your business. Hey, wait! Napahakbang siya nang tumalikod to para punta na nakaparada nitong sasakyan. May I know your name? I don't give my name to strangers. Marahas itong sabi bago tuloy ang sumakay sa loob ng jeep at paanda rin yon palayo. I know I look like trash. I'm sorry. Nahihiyang sabi ni Zoe sa mag-asawang Gerardo at Aurora Santo Domingo. Kinakaban siya sa ginawa niyang pagpapanggap. Hindi naman niya alam ang buhay ng isang mahirap at natatakot siyang mabuko ng mga ito. Ikaw ang taga-Maynila na pinadala ni Attorney Cuadro para maging clerk? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Ma'am Gerardo. Yes sir, I'm Zoe de la... Natigil ang akma niyang pagpapakilala nang sumuot sa kanyang isipan ang babala ng kanyang papa. Huwag na huwag mong sasabihin doon, anak kita. Napabuntong hininga siya. De La Cruz, aniya. Ano bang nangyari, Seth, para ka nagswimming sa putikan, iha? Tanong muli ni Mang Gerardo. Tinasadahan niya ng tingin ng sarili. Puro putik ang kanyang mga braso, binti at damit. Gayon din ang dala niyang maleta at ibang mga gamit. Nahihiyang nagtaas siya ng tingin upang salubungin ang nakatawa mga mata ng matandang lalaki. Ang bigat-bigat po kasi ng dala ko kaya nadapa ako hanggang sa naglalakad sa kabaan ng farm ninyo. Paliwanag niya rito. Tapos hindi mo lang ako tinulungan ng antipatikong lalaking yon na ihatid dito.
Dugtong niya sa isip. Hindi yan naiwasang mapakuroto nang matitigang mabuti si Mang Gerardo. His face looked familiar, bagamala titiyak niyang ni minsan di pa ito nagpunta sa manso nila. Sa kahabaan ng farm? Nagtatakang ulit ni Aling Aurora. Sa kauna-unang pagkakato, nagsalita ito. Huwag mong sabihin nilakad mo hanggang dito mula sa bungan. Mahigit 2 kilometro din yon, iha. Sanay na po akong maglakad ng malayo. Pagpapa-impress sa sabi niya. Ngunit napangawi siya ng maramdamang nananakit ang kanyang mga binti sa ginawang paglakad ng malayo. Nahipo rin niya ang tiyan na makaramdam sa pagkalam ng kanyang sikmura. Pakiramdam niya kinakain ng large intestines ang small intestines niya. Ngayon lang niya naisip na mula nang umalis siya ng mansyon nila sa Green Hills, hindi pa siya kumakain. Ang perang pinabaon sa kanya ng kanyang papa, sapat lang na pamasahin niya papunta sa Santo Domingo Farm. Oh well, nagbigay naman to ng 50 pesos pang merienda raw niya. Ibig na ibig na niyang nagre-rebelde sa ginawang paninikis sa kanya ng kanyang papa. Ipinahold nito ang pera niya sa bangko, kinuha ang ATM at mga credit cards niya. Sa wari na intindihan naman ni Aling Aurora ang inaksyon niya. Nagpaalam tong papasok sa kusina upang sabihan ng mga katulong na maganda ng hapunan. Well, tamang-tama naman na dating mo dahil by Monday, mag-i-start ka na sa trabaho mo. That will be 5 days from now, sabi ni Mang Gerardo habang ang mga mata nakatutok sa kanyang resume. Hindi na kita kukuhanan ng kung ano-anong clearance dahil may tiwala naman ako sa backer mo. Salamat po. Nakangiti niyang tugon. And one more thing. Tumango siya rito. A few days from now, my wife and I will leave the country for 1 month vacation in Europe. He informed her. But don't worry, I've already informed the registrar's office about you, so there's nothing to worry about. Pagkatapos, binilingan itong asawa na nakabalik na mula sa kusina. Samahan mo muna siya sa guest room. Tumayo na siya mula sa kinaupuan at sumunod kay Aling Aurora. Nang mapag-isa si Zoe, sa silid binigay niya ay siyang humarap sa malaking salamin sa tukador. Parang tang kinausap niya ang sarili. Pangit ba ako? Talong niya sa sariling refleksyon. Hindi, sagot ng kabilang parte ng kanyang utak. Eh, nasnab ka. Sarkasikong banat naman ng kabilang bahagi. And take note, inisnab ka na isang probinsyano. Dagdag na sulsul pa nito. Guwapong probinsyano. Banat naman ang puso niya. Napabuntong hininga siya. Sino kayang lalaking yon? Nagkibit balikat na lamang siya. Kumuha siya ng bagong damit sa kanyang maleta at nagtungo sa banyong tinuro sa kanya ni Aling Aurora kanina. Matapos maligo at makapagbihis, bumaba na siya ng hagdanat at tungo sa komedor. Upo, upo, yaya sa kanya ni Aling Aurora. Umupo naman siya. Lalo pang kumalamang kanyang sikmura ng malanghap ang amoy ng adobong manok. Huwag kang mahiyang kumain, masarap yan. Ako mismo nagluto. May pagmamalaking sabi ni Aling Aurora. Hindi na siya nagpakipot pa. Kumuha na nga siya ng kanin at tobo at maganang kumain. Kung naamuse sa kanya mag-asawa, hindi na niya alintana. Ang tanging mahalaga, mabusog siya. Malinis na malinis ang plato niya na matapos siya. Masarap ba? Nagningning ang mga matang tanong ni Aling Aurora. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis bilang pagsang-ayon. Perfect, aniya. Ito na yata ang pinakamasarap na adobong natikman ko. Matapat niyang sabi. Totoo naman yun. Maraming beses na rin siya nakakain ng mga klase restaurants. Ngunit yun lang siya nakatikim ng ganon kasarap na pagkain. Narinig mo yun, Han? Masarap ka raw magluto. Ani Mang Gerardo. Binalingan siya ni Aling Aurora. Alam mo bang lahat ng tao nasasarapan sa luto ko? Nagiging kaibigan ko? Kaya sigurado magkakasundo tayo, iha. Ngumiti lamang siya rito. Sigurado akong hindi maglilipat ng linggo na ito. Maraming binatang akit ng ligaw sa'yo dito sa dalagang bisita natin. Pagkuway sabi ni Mang Gerardo. Di ko naman po sila i-entertain dito eh. Nakakahiya naman po. Nagyoko ng ulong sabi niya. Nonsense, iha. Mas nakakahiya kung sa kung saan-saan ka lang magpapaligaw. Tumaas ang isang kilay ni Aling Aurora. Baka naman may nobyo ka lang naiwan sa Manila. Bigla niyang naalala si Henry at ang huli nilang pag-uusap nito. She broke with her former boyfriend when she discovered that he was dating another girl. Halos lumod to sa kanyang harapan. Umiiyak, nagmamakaawang wag niya itong iiwan. Ngunit lahat ng yon binaliwala niya. Para sa kanya, close book na ang relasyon nila. Total, hindi niya naman talaga tuminahal. Pagpasensya mo na yung esposa ko at sabikyan sa anak na babae. Nahihiyang sabi ni Mang Gerardo. Pagkaraan tumingin to sa asawa. Bakit kaya hindi mo sabihin kay Justin na mag-asawa na siya para magkaroon ka ng daughter-in-law? Total naman, 28 na siya. Di ka usapin mo yung anak mo na walang inatupag, kundi ang pagbubungkal ng lupa? Naiiling na sagot nito. Ewan ko ba dyan sa anak mo kung bakit sinusubsob ng hustong ulo sa farm? Asa na nga pala si Justin?
Umanda na naman ang pagiging ulyanin mo. Di ba nagpaalam sa'yo magde-deliver ng palay sa Maynila? Ani Mang Gerardo. Natapik nitong noo. Ay, oo nga pala. Hindi ko naman maintindihan niya anak mo kung bakit pinakikailaman pa, pati trabaho ng delivery boy natin. Paano? Walang babaeng nasikaso kaya ginagawang 30 oras ang isang araw. Nakatingin lamang siya sa mga ito habang pinag-uusapan ng mga ito ang anak. Naintriga tuloy siya kay Justin. Tumingin sa kanya si Aling Aurora. Alam mo, iha, wala akong ibang hiniling sa Panginoon kundi ang makita mga apo ko bago ko mamatay, sabi nito. Bahagya siyang kinilabutan sa sinabi nito. Bata pa naman po kayo, aniya. Oo nga naman, mahal ko. Malay mo, hindi lumipas ang isang taon, magsabi na si Justin na mag-aasawa na siya. Hari na wang mangyari nga ang sinabi mo, sagot ni Aling Aurora bago muling pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos sila maghapunan, sinabihan siya na mag-asawang magpahinga na. Na makahiga na siya sa kama, hindi pa rin sa dalawin ng antok. Ang init-init ang kanyang pakiramdam. Malamig naman ang simoy ng hangin pumapasok mula sa bintanang kapis, ngunit tumatagaktak ang pawis niya. Marahil namamahay siya at hindi sanay sa salid na walang aircon kaya hindi siya makatulog. Tilingnan niya ang kanyang wristwatch at pinatong niya sa side table at nakita niyang 2:00 na madaling araw. Ganon na siya katagal nagising? Nagpa siya siyang maligo na lamang upang maalis ang pagkakaalinsangan ng kanyang katawan. Dala ang tuwalet damit pamalit, lumabas siya ng kanyang silid. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagkakbang upang hindi niya maistorbo ang mga natutulog. Kung hindi lang niya alam na malaman ng mga Santo Domingo, iisipin niyang ordinaryong tao lang ang mga ito. Malaki rin ang bahay ng mga ito ngunit maliit yon kumpara sa mansyon nila. At pangkaraniwan lang ang ulam na niluluto. Higit sa lahat, kontratuloy na mag-asawa mga katulong parang ka-level lang ng mga ito. Pagpasok niya sa loob ng comfort room, agad niyang binuksan ang shower. Nakadama siya ng malaking kaginhawaan nang bumuo sa kanyang katawan ang malamig na tubig na galing sa dutsa. Enjoy na enjoy sa paliligo nang biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanyang paningin ang figura ng isang lalaki. Napigil ni Zoe ang pagsigaw na lumapat sa kanyang bibig ang kamay ng lalaki. Dinamba siya nito at napapikit siya sa sakit na bumangga ang kanyang likod sa tile sa dingding. Gumapa ang kilabot sa buo niyang katawan. Nakadagan kasi ang katawan nito sa kanya. Oh my! Kinakabang sambit niya. Kahit anong gawin niyang pagpiglas, hindi siya makawala mula sa mga bisig itong nakayupos sa kanya. Muling nanulay ang kilabot sa kanyang katawan nang ma-realize sa tuwali lamang ang tanging saplot nito sa katawan. I'll set you free if you promise not to make any sound. Anang pamilyar na boses nito. Humaplos sa kanyang pisngi ang mainit itong hininga. Relax, hindi ako masamang tao. Pagkatapos, unti-unti itong umalis mula sa pagkakadagan sa kanya. Nang makawala, mabilis ang kinuha sa sabitan ng kanyang tuwalya at mabilis na itinapi yon sa kanyang katawan. Ikaw? Gulat na sambit niya ng mamukaan ito. Ito ang lalaki na ka-encounter niya sa daan papunta sa farm. Small world, isn't it? Nakangisi nitong sabi. Biglay naglaho ang pagkapahiyang nararamdaman niya. Actually, para pa nga nitong siyang gustong iseduce upang halikan siya at yakapin. Anong ginagawa mo rito? Tila na badjep na tanong nito. Naririgo, malambing niyang sagot. Nang 2:00 ng umaga? Eh, naiinitan ako eh. Inayos niyang pagkakatapi ng tuwalya sa kanyang katawan. Bakit ba dito ka pumasok? Wala na bang ibang banyo sa bahay na to? Sira ang shower sa banyo ng kwarto ko kaya dito ako pansamantala naliligo. Imporma nito. Eh, bakit di ka kumakatok? Eh, hindi kasi nakalakang pinto kaya hindi na ako kumatok. Narinig mo naman sigurong bumuhos ang tubig, no? Malay ko ba kung naiwan lang nabukas ang shower? Hindi pa rin papatalong sabi nito. Okay. Kasalanan ko. Sarkasi ko niyang sabi para iparating dito na hindi bukal sa kanyang lobang sinabi. Now for the second time, I'm asking you, sino ka? Justin. Tipid na sagot nito. Nanlaki ang mga mata niya. Santo Domingo? You're Justin Santo Domingo. At your service. Ito ang kaisa-isang anak na mag-asawa. Hindi makapaniwalang tanong niya sa isip. Ngayon alam na niyang sagot kung bakit pamilyar sa kanya ang mukha ni Mang Gerardo. Carbon copy si Justin ang ama nito. May damay ba ako sa mukha kaya titig na titig ka sa akin? Umining siya. Kahit siguro puno pa ng dumi ang mukha mo, gwapo ka pa rin. Maski sa sarili, nabigla siya sa salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip, pinawalan niya ang kanyang killer smile. Yung uri ng iting nakapagpapabaliw sa mga kalalakihan. Is that a compliment? O kaplastikan dahil malaman mo kung sino ko? Mariing tanong nito sa mahina ngunit mapanganib na tono. Napaatras siya. Matalam kasi ang tingin nito sa kanya. Animo tumabingis na leon na handang manakmal anumang sandali. Hindi mo ako masisilo because of your angelic face and your sweet smile. Looks can be deceiving. Anitong nagangalit ang mga bagang.
Kilala ko ang mga tulad mo. Ang mga katulad mo? Pupatol sa kahit sino lalaki basta may pera dahil gustong makaahon mula sa kahirapan. You can find the word in the dictionary, gold digger. Kahit hindi totoo ang binibintang nito, na insulto pa rin siya. Really? Well, it only proves na hindi mo nga ako kilala. Sabi niya, wala na akong intensyong kilalanin ka pa. Pwede ba yon? Eh magsasama tayo sa isang bahay? Napakulat na ito. Who told you? Baka hindi mo alam, dito ako titira. Pagdidiin pa niya sa huling kataga o panglalo itong inisen. I hate my parents for this. Gigil nitong sabi. Pwede naman silang magpatira ng matanda. Bakit ang tulad mo pang babae? Isang marahas na buntong hiningang pinakawalan nito. Woman hater ka pala, komento niya. Tumalim ang tingin nito sa kanya. Wala kang pakialam. Bakit naman? Dahil lahat kayong mga babae, puro mga manloloko. Bakit? Naloko ka na ba ng girlfriend mo? Shut up! Singhal nito. Pakiramdam niya, bigla niyang nalulun ang kanyang dila. Kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas dyan. Tila naiinis nang sabi nito. Gagamit din ako ng banyo. Saglit mo niya itong tilingnan bago nagpa siyang sundin na lamang ang nais nito.